Sabi ni Nario Joseph, kung hindi nyo sinasamba, bakit nyo nilulukuran? Ang sakit naman sa tuhod lukuran yan, basag-basag pa resulta. Alam nyo ko, curious, madalas ko itong naririnig sa mga kapatid nating anti-katoliko. Bakit daw natin niluluhuran ang mga ribulto? Minsan alam nyo, nakakatawa yung tanong. Sabi ni Nario Joseph, kung hindi nyo sinasamba, bakit nyo nilulukuran? Ang sakit naman sa tuhod lukuran yan, basag-basag pa resulta. Alam nyo ko, curious, madalas ko itong naririnig sa mga kapatid nating anti-katoliko. Bakit daw natin niluluhuran ang mga ribulto? Minsan alam nyo, nakakatawa yung tanong. Kasi tanong ng Marites yun eh. Dahil malamang, ang nagsabi nito ay narinig rin nila sa iba. Ngunit Marites ang dating dahil hindi mo na inuunawa ng mabuti ang narinig at saka ipagkalat sa iba. Mali po ang ganitong tanong. Hindi kami namuluhod sa ano sa larawan. Baka ako nakaluhod sa harap ng larawan. Gaya ng ginagawa ni ng Josue na nagpatira pa sa harap ng kaban ng tipan. Kung saan sa ibabaw ng kaban ng tipan, nandoon ang ribulto ng kerubin. Well, hindi naman talaga tayo nakaluhod sa ribulto. Tama po si Brother Jando. Ang niluluhuran natin, ang sahig mismo. Para masagot natin yan, basahin natin ang ginawa ni Josue sa kaban ng tipan. Kung makikita natin dito, nagpatira pa sila sa harap ng kaban ng tipan ni Yahweh. At ano po ang ginawa ni Josue sa harap ng kaban ng tipan? Nagsabi siya, Panginoong Yahweh. Now, ito po ang paglilinaw natin sa nabasang talata. Una, si Josue ay lumuhod sa harap ng kaban ng tipan. Kaya hindi mali ang lumuhod sa harap ng imahen ng hindi naman Diyos-Diyos. Pangalawa, si Josue ay nakaluhod na nakaharap sa kaba ng tipan at nanalangin sa Diyos. Now, kung mali ang pagluhod na nakaharap sa imahen, bakit si Josue hindi naman pinagalitan ng Diyos? Na ang Diyos pa nga mismo ang nagpakita sa kanyang presensya sa gitna ng dalawang imahen ng kerubin. Kung mali ang manalangin sa harap ng imahen, bakit si Josue ay nagdarasal naman na nakaharap sa imahen ng kerubin? Bakit hindi naman siya pinagalitan ng Diyos? Bakit hindi ipinaalala sa kanya ng Diyos na ang pagluhod sa imahen ay salungat sa kanyang utos sa Exodus 20 verse 4? At kung mali ang imahen at salungat sa kanyang utos, bakit ginamit pa ito ng Diyos na maging daluyan ng kanyang presensya? Eh pwede naman kahit walang imahen. Di ba? Parang may mali ata sa unawa ng mga kapatid nating anti-katoliko. Maramang, ito po ang magiging tugon pa nila. Si Josue naman yun eh. At nakasulat yan sa Biblia. Ang Katoliko ba inutusan na gumawa ng imahen at magdasal na nakaharap sa imahen? Ako po, mas pipiliin pa talaga ng mga kapatid nating ito na iligaw ang kanilang sarili sa baluktot na argumento nila. Ngunit maliwanag naman na may pagluhod na acceptable naman sa Diyos. Ngunit ipinakita na ni Josue ang halimbawa at sagot sa mga katanungan ng mga kapatid nating anti-Katoliko na ang pagluhod sa harap ng larawan ay hindi ikinagagalit ng Diyos. Na ang pagdarasal na nakaharap sa ribulto ay hindi salungat sa utos ng Diyos sa Exodus 20 verse 4. Na ang imahen na hindi naman Diyos-Diyos ay hindi masama sa paningin ng Diyos. Now, sino ang masusundin naming Katoliko? Ang unawa ng mga kapatid nating anti-Katoliko o ang ginawang halimbawa ni Josue mismo? Di ba? Ayan mga curious, sana po nakatulong ang video natin. Please share, no? At i-follow din po natin ang page na ito. At paki-like na rin po upang mas matulungan pa natin ang page na ito. Ayan po mga ka-curious, muli po, this is Mr. Curious Catholic. Kasama po ninyo sa pagtatanggol ng ating simbahan. Sa Diyos po ang lahat ng papuri. To make His message known is our responsibility. So here we are to pledge our lives to the Lord of Eternity.